So, ayan po, ah, magandang araw po sa inyong lahat, mga madam, mga sir, mga boots, mga boss, mga ludes, mga lodi, ayan, mga idol. So, for this episode po namin, dito po kami ngayon sa bayan po ng Mungada. So, medyo matagal-tagal po kami hindi nakapag-vlog dahil nga po sa ilang araw na pong nag-uulan. Tapos may party pa ng bagyo. So sinamantala po namin yung maganda yung panahon po ngayon para mga pag-listing po, may mga pag-vlog po ng property para may pakita po namin sa inyo. So maraming salamat po pala sa mga kliyente po namin na nakabili po sa amin, ganoon din po sa mga kliyente po namin nag-site viewing. Ayan po, maraming salamat at sana po magustuhan nyo yung mga nakita nyo, mga property na nakita nyo po sa amin, mga pinakita po namin sa inyo. So sana po magustuhan nyo po at magkaroon po tayo ng transaction o mabili nyo po yung property na nakita nyo po. So itong property na po na ipapakita po namin sa inyo sa araw po na ito, ito naman po ay Calamansi Farm. Ayan po, Calamansi Farm. Grabe po yung ano niya, nasa mga 5,000 yata daw po more or less yung kanyang puno ng calamansi. So yung itad ng calamansi ay hindi ko po matansya, hindi tinanong ko po sa aming source ay di rin nyo po alam. Kaya sa mga nakakapanood po, sa mga may mga tanim po na calamansi, kaya na lang po manghusga kung ilang taon na po itong mga calamansi na ito. Sa mangga po kasi kaya ko pong estimate, pero itong calamansi po ay hindi po matansya. So estimate ko na lang po siguro na sa mga 10 years mga ganun po siguro to, itong calamansi na to. So ito nga pong property na to ay 3.7 hectare. So i-explain ko po sa inyo itong property na ito para alam nyo po yung detalye. Yan. So sa 3.7 hectare po na yun, naka-separate po yung 1 hectare. So yung 1 hectare doon po nasa Bandaroon. So ito pong part na ito, ito po yung itong calamansi farm na to ay 2.7 hectare po ito. At may na po isang hektarya din do, po doon na calamansi din po. So yun nga lang po, tinanong po namin sabing source kung pwedeng ito muna ibenta. Ang sabi naman po niya, yung source po namin, sabi po niya is hindi daw pwede, dapat package deal daw, kasama rin daw po yung 1 hectare. Yun nga lang po, yung 1 hectare daw po doon ay bibili po yung seller ng right of way po nung 1 hectare po doon. Yung seller na to po yung may sagot sa pag mag-aayos po ng kanyang right of way. Ayan. So itong kasada po na ito ay sementado po siya, nakalong barangay cemented road po siya. Mga nasa mga 4 kilometers lang daw po ang layo po niya sa mismong town proper po ng Mungada, Tarlac. At sa pag-arto siguro sa mga 2 kilometers lang po, estimate lang po yun. So ang frontage po ng property na ito nasa mga 100 to 150 o mga 200 daw, sabi ng source po namin nasa mga 200 meters daw po. Pero tansya ko sa mga 150, mga ganun. Pero depende na lang po, ipaparelocate naman po natin para malaman po natin yung kanyang entrada. Pero sa tingin ko po ay maluwang po yung kanyang entrada. Ayan. At ang source of water po dito, may nawasan na po dito. Ayan. So sa akin po may mga bunga yung calamansi. At meron yata nag-harvest kanina dito. May tao dito na nag-harvest kanina. So lahat po ito ay calamansi po siya. Sayang nga lang po at hindi po namin makuha na ng drone video ngayon po dahil si Boss Jason ay may inaasikaso pa. Ayan. So baka bukas, baka sakali po ay makasama siya sa amin para mapaliparan po namin ng drone itong mga property na binablog po namin ngayon. So pagpasensya niyo po muna kung wala pa po kaming may pakitang drone video po ngayon o kaya mga drone picture po. Ayan. So andun si ano, si Kuya, oh, andun nag-harvest siya doon. So ang presyo po ng property na ito ay 270 per square meter po siya. 270 per square meter, negotiable pa naman doon po doon. Depende na lang daw po sa seller. Sabi ng source po namin. Ha? Ay, maray pa puno ng bukado? So may mga ibang puno rin din. Yung isang hektarya doon, calamansi din yan. So may mga punong ano lang nakahalo, may rambutan, tsaka abukado. Oh, isulat po na boss. May mga dragon fruit. So ang nakatanim po pala dito, hindi lang po pala calamansi. So may mga many na mga fruit bearing trees pa daw po nakatanim. May avocado at may rambutan, mayroon daw po dragon fruit. So marami-rami po pala yung nakatanim dito. Oh, talaga income generated na po itong calamansi farm na to at saka yung ibang mga puno na nakatanim. May nakatanim pa ito, oh. Kamuting kahoy. Ayan, meron po ditong puno ng Jimmy Lina. Power line po.
nandun lang po sa part na yan yung power line. Ayan. Oh, nawasa boss, nawasa. Tsaka may mga kabahay na rin po yung tapat ng property. Ayan, mga kabahay na po yan. At ngayon na po, source of water, nawasa. Power line, andito lang din po. Internet connection, siguro may malapit na pose po ng internet connection dyan. At sa Tiplex po, pinakamalapit na Tiplex. Kung sakasakali po, anaw Tiplex na lang po kayo mag-exit. Tapos magkita na lang po tayo kung magsa-site viewing po kayo. Tignan po natin. Meet up place po sa tapat po ng munisipyo po ng Mungada. Ayan. So, pasukin natin itong calamansi farm po nila. Ayan, oh. Ang ganda. Ayan, oh. Yung mga bunga po niya, oh. Yung mga bunga po ng calamansi po. At, ayan. Grabe. Ang daming punong calamansi ito. Pag pinasok mo ito, baka maligaw ka na. Baka sakaling mo. Ayan, so, si Boss Ronald kanina, pinasok niya to. Ayan, so nakita niya yung mga avocado. Ayan. So, hindi ko naman yata makita yung dulo na ito. Ayan, 2 hektarya, mahigit 2.7 po ito. Tapos meron pa isang hektarya po doon na naka separate siya, pero kasama na rin ito sa bentahan. Pinackage deal na po nila. At yun po. Sa 270 po na per square meter po ng seller, na presyo po niya, sahod niya po yung capital gain at yung porsyento ng ahente po. Ayan. So, titled property po ito, titulado. At ang sabi po ng source po namin ay buhay pa naman daw po yung nakapangalan sa titulo. Yun nga lang po ay wala po siyang dalang copy ng title para ma-check sana namin, makita namin yung kung anong klaseng titulo. Pero, in case naman po, upon viewing na lang po. Ayan, upon viewing na lang po para makita rin po yung titulo. Ayan, so, asan yung avocado niya, boss? Hindi ko na makita yun. Doon sa dulo. Layo na. Ayan, so, boss? Ahinti ng lupa, boss? So, so ayan po, nakausap po namin yung ano, yung nag-ano po ito. Nagre-renta po. So, nirenta po pala itong mga kalamansi po na ito. At yun nga po, niusapan naman na po siguro sila nung may-ari. Reko. Ayan. So, ito po ay ulitin ko, 3.7 hectare. At iko-correct ko lang po yung ano po nung ano, kung ilang puno po ng kalamansi. Nasa mga 2.5 lang daw po pala sabi nung ano, nung nagre-rent po dito. Nasa 2.5 po na puno ng kalamansi. Tapos sabi nga po ni tatay, yung nagre-rent po dito, binabagsak daw po niya sa Ordaneta, Pagasinan. Doon niya binabagsak yung mga bunga ng kalamansi po niya. At ang presyo daw po ng per kilo ngayon ng kalamansi, nasa 50 daw po. So, ano rin po, maganda na rin po yung presyohan po na ganun, 50 per kilo. Ayan. So, punta natin yung ibang portion pa. Ayan. Ay, ang ganun po yung ano niya, frontage niya. Ayan. So, mahaba-haba po pala yung frontage. Yung estimate ko ng 150, kulang pa pala. Sa mga 200 nga po talaga. Ayan. So, andito naman yung ibang mga puno na katanim. And, yung bahay po nung ito, nagre-renta. Ako. So, dyan may mga rambutan, may mga dragon fruit, o may mga ano pa. Ay, namatay yung iba. So, ayan po. Yung 2.7 hectare po ito, tapos yung 1 hectare po sa Bandaron daw po. So, package deal, 3.7 hectare po siya, na ang presyo pa ay 270 per square meter po. Ayan. So, hanggang dito. Hanggang dito. So, hanggang dito pala yung ano, property. So, mahaba nga yung frontage po niya. Ayan. Okay. So, maganda po itong property na ito. Sa mga naghahanap po ng kalamansi farm, baka ito na po yung nahanap nyo. Tapos, yung anak po, income generated na po dahil yan, nakita nyo naman po si tatay kanina na nag-harvest po ng kalamansi. Ayan. So, hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.